Good day, everyone. Welcome again to another episode of Task Training. And today, I will discuss to you the general principles of value-added tasks. Before that, I would like to say thank you to our subscribers. And for those who have not yet subscribed, please subscribe to our task channel. The aim of task training is for you to have a better task compliance. Okay, so our discussion will be about general principles of value-added tasks. So what is value-added tax? Value-added tax is a tax on consumption. This is a kind of business tax. No? Saan po siya kumukolekta? Sa sale, barter, exchange, or lease of goods, or properties or services in the Philippines and or importation of goods into the Philippines. What are the characteristics of the Philippine VAT? No? Number one, it is an indirect tax. No? The amount of tax may be shifted or passed on by the seller to the buyer, transferee or lease of goods, properties, or services. Kaya siya tinatawag na indirect tax because yung mismong tao na magbabayad, required to pay, hindi siya yung magbabayad, magre-remit lang siya sa BAR, pero yung pera na pambayad niya doon sa VAT is coming from the buyer. No? Kasi sinyef niya or pinasa niya yung burden to pay the value-added tax. Impact of taxation on the seller upon whom the tax has been imposed in the first instance. No, so, kanino talaga yung impact ng taxation? Sino talaga yung liable? It's the seller. Kasi siya yung nag-account, siya yung registered taxpayer, siya yung value-added taxpayer. So, lahat ng transactions na bentahan, siya talaga ang magbabayad. So, the impact of taxation, siya. Pag hindi siya nag-remit, siya yung masubject to penalty. No? Sino yung siya na yan? Yung ating taxpayer, yung ating registered value-added taxpayer. So, in case of tax-free importation of goods into the Philippines, sino yung mga may tax-free importation? Ito yung mga exempt na importation. No? Sino-sino to? By persons, entities, or agencies exempt from tax, yung mga non-stock non-profit, pag nag-import yan sila para sa kanilang mga activities, hindi po yung subject. At saka ito yung mga OFWs na mga balikbayan na bumalik dito, no? May certain limit lang din po sila na exempt yung kanilang importation at saka value-added tax on sale of goods na dinala po nila dito sa Pilipinas. The purchasers, transferees, or recipients shall be considered as importers thereof. Kasi sometimes hindi mo ma-pinpoint sino ba talaga ang may-ari ng goods na to. So sinabi na po dito sa batas, sino ba yung magbabayad pagka ang goods in-import dito sa Pilipinas. Sabi doon sa law po na to, the purchaser, kung sino yung bumili, transferees, kung sino yung ita-transfer sa kanya, or yung tumanggap, no? Considered sila as importer, so sila ang liable. Kanina, pinag-usapan natin impact of taxation. Ngayon, incidence of taxation. No? Sa impact of taxation, sino liable to what? The seller. Ngayon, dito naman tayo sa incidence of taxation on the final consumer who finally bears the burden of tax. Kaya maalala ko po dito, noon pa, ang sabi dito ni Commissioner Rualo is that former Commissioner Rualo, director po namin siya sa Bacolod noon, ang sabi niya, the more you consume the goods, the more you pay the VAT. Bakit? Kasi yung final consumer, kung sino po talaga ang nag-consume ng goods, siya talaga ang magbabayad ng tax. No? Kasi habang nagpalipat-lipat pa yan from the manufacturer, to the wholesaler, to the reseller, ang goods, hindi pa po siya na-consume, pati yung tax due from its stages of the distribution, nandiyan pa yan, pinapasa pa lang yan sa iba. So, wala pa po na-consume. So, ibig sabihin, yung burden, nasi-shift pa rin nila. So, sino talaga ang magbabayad ng VAT dito? The final consumer. Kasi the moment you consume goods, the ikaw talaga kasama doon sa kinonsume mo ang payment ng value-added tax. So, what is transferred in instance is not the liability of the tax, but the tax burden. No?
Kasi ang consumer, hindi man siya liable na magbayad ng tax mag-remit sa gobyerno. Kasi nag-purchase ako ng grocery ko worth 5,000. Hindi naman po yung consumer pupunta sa BR at babayaran niya doon yung output tax. No. Sino magbabayad noon? Yung binilhan niya ng mga groceries na yon. Sila yung liable para mag-remit sa BAR. Pero kaninong pera yon? Pera ng consumer. Kasi kung sino yung nag-consume, kasama yan doon sa goods na binili niya, nandoon yung tax. No? Kaya ito yung dahilan na talagang the value-added tax system of taxation was adapted by many countries in the world dahil po madali siyang i-administer at saka nakakatulong siya in the administration of taxes. Okay. So, the VAT on goods or services is not necessarily does not necessarily require the person na seller, but the burden talagang nandoon sa consumer, no? So the final purchaser or consumer of such goods or services are legally liable for the payment thereof. Sila talaga yung magbabayad ng value-added tax. Example, tax will be paid to the BAR in the first instance by the manufacturers or consumer goods, no? Ito yung nagmamanufacture ng consumer goods, siya talaga ang magbabayad ng VAT, no? Impact or liability to pay tax is therefore on the manufacturers. Kasi siya talaga yung registered taxpayer, siya yung imo-monitor, siya talaga yung may obligasyon na mag-remit, magbayad ng value-added tax. But subsequently, itong manufacturer na to add the tax to the price of the goods na binibenta niya. So ano mangyayari? No? Pag binenta na niya itong goods, higher price na doon nakasama yung tax, so ang burden ng tax wala sa kanya. Nandoon na sa buyer. So ano na lang yung obligasyon niya? I-remit yung VAT na yan sa gobyerno o i-remit yan sa BIR. Kaya yung mga pa-research ko po sa saying about value-added tax because I'm preparing my book on 10 tips to avoid tax problems. Nabasa ko po doon yung isang saying na ang mga business taxpayers are not really paying taxes. They are just collecting taxes. Bakit collecting taxes? Kasi yung taxes na binabayad po nila sa VAT, sa income, kinokolekta lang po nila yan sa kanilang mga buyers, no? Sa kanilang mga customers. So not really na yung businesses nagbabayad ng tax. They are just collecting taxes. And then yung obligasyon nila, remit it to the government. Okay, so the shifting of the VAT to the buyer does not make the person directly liable and therefore it cannot invoke its tax exemption privilege under Section 109. Ito na po yung nangyari. Nung bago-bago pa yung VAT, hindi ko po makalimutan yung VAT kasi yung value-added tax is the most memorable tax in my life. Why? Kasi this is the first time that I become speaker of the BIR nung inintroduce yung VAT nung 1988 under Executive Order 273 during the time of President Cory Aquino. No? That was the first time na ako yung nag-training sa region namin and then ako yung nag-cascade sa region, sa mga taga-BAR, nag-lecture para matutunan yung VAT. And then sa mga invitations, ako din yung mga humaharap. No? That was the first time na talagang nagkakagulo yung mga tao, nagra-rally because ayaw po nilang tanggapin yung value-added tax system of taxation here in the Philippines. But eventually, may mga nag-TRO pa noon, eventually nanalo pa rin yung VAT. So we adopted the VAT system of taxation noong 1988. So, ano po yung ini-invoke ng ibang taxpayer doon? Hindi kami subject na to tax kasi exempted kami under the law, no? So, do not pass on the VAT to us. Hindi po yan pwedeng sabihin ng taxpayer o ng individual person. Why? Kasi kahit gobyerno, sa mga expenses po ng mga government ngayon, if the consumer is the government, even the government pays value-added tax, no? So walang exemption po dyan sa VAT, especially kung consumer ka. If you consume the goods, then wala po siyang pakialam doon sa exemption mo sa tax,
kasi consumer ka. At ang sabi natin, ang ultimate burden of the value-added tax is that is with the consumer. Why? Kasi pag na-consume ka ng goods, nandoon na yung VAT. Kaya dapat bayaran mo. Once the VAT is shifted to the buyer or customer as an addition to the cost of goods or services sold, it is no longer tax. So, hindi na nga siya, na-reclassify na siya kaagad pagka pinasa na sa consumer, no? Hindi na siya tatawagin na tax, but additional cost which the buyer or customer has to pay in order to obtain the goods or services. So, sabi pa ni Commissioner Walo noon, the more you consume goods, the more you consume services, the more you pay value-added tax. If you don't want to pay value-added tax, then do not consume. The buyer cannot be held directly liable to pay tax or invoke an exemption privilege to avoid paying the output tax passed on them by the vendor in the form of higher selling price. So, hindi pong pwedeng invoke, ay exempt ako sa tax, no? Kasi wala pong exemption ang VAT. Ang pinapasa niya, cost, no? Kaya, yung pag nabayad tayo sa resibo natin, kasama na dun sa total billing na amount yung nakalagay doon yung add VAT na 12%. Number two, it is a tax on value added of the taxpayer. Hindi naman po yung the whole amount na binayaran o pinasa sa stages ng distribution natin ay lahat yan i-subject mo sa VAT, no? So, tax lang siya on value added. Bakit? Kung magkano lang yung dinagdag mo na presyo, dun ka lang liable ng VAT na babayaran. Bakit? Kasi yung purchases mo, kung magkano mo yun pinurchase, may input tax na yun. Kaya benefited ka na doon sa tax, doon sa purchases mo. Bakit? Kasi pwede mong ibawas yun once na-compute ka na ng VAT payable. So, example, total sales less total purchases equals the value added. So, kung 12% yung VAT ngayon, under Republic Act 1937, ginawa ng 12% yung VAT. So, the value added mo, kung magkano yan, yan lang yung VAT payable mo, which is 12% of your value added. No? Number three, it is a transparent form of sales tax. Kasi bago pa po inadapt nung 1988 yung value-added tax system of taxation in the Philippines, ang binabayaran po na business tax noon is the subsequent sales tax. No? So, ang sabi po, transparent form of sales tax ang value-added tax. Bakit? Because VAT is a tax on taxable sales, barter or exchange of goods, properties or services. No? Barter or exchange is the same tax consequence as a sale. A sale may be an actual sale or deemed sale or an export sale or a local sale. So it depends kung anong klase. The transparent, meaning the law requires that the tax be shown as a separate item in the VAT, invoice or receipt. Meron tayo po law on value-added tax na sa issuance po ng resibo, separately billed po ang VAT. At kailan ipakita mo siya sa invoice. Kaya tingnan natin sa invoice pa lang natin, ang accredited printers, hindi sila gagawa ng resibo. No? Yung mga taxpayer natin na registered, pag nagpagawa tayo ng resibo, mayroon niyang permit to print receipts. At yung format pa lang ng resibo natin is regulated. Bakit? Kasi nakalagay na doon total amount, total selling price, tapos less amount for VAT, and then the total sales, and then pagdating mo na naman doon sa baba, nandoon doon yung total amount payable. No? So, nakahimay-himay na doon kung ano ba yung amount mo na palat talaga sa may-ari at nakalagay din yung amount for value-added tax. No? Number four, it is a broad-based tax on consumption of goods, properties or services in the Philippines. Kaya nga ang tawag po sa VAT is a business tax, no? Kasi sino yung tinatax niya? The goods and services na kinukonsume po natin. No? Broad-based siya because in every stage of taxable sales of goods or properties, ini-impose po yung value-added tax. Ano-ano itong mga stages of taxable sales of goods? Yung first stage natin, minamanufacture yung product. So, nasa manufacturer siya. Pangalawang stage,
ang manufacturer, meron siyang distributor or wholesaler, no? Pinapasa siya ng manufacturer doon. And then, ito namang wholesaler or distributor, yung next stage, pinapasa naman niya sa reseller, no? So, and then the reseller, binibenta na niya sa ultimate na consumer. So, bawat stage ng taxable sales na yan, ng bintahan na yan, or property, nandoon yung VAT. Kaya ang sabi dito, broad-based ang VAT, no? Ang lawak ng nasasakupan niya. Number five, it is collected through the tax credit method, sometimes referred to as the invoice method. Ano po itong tax credit method? The input tax shifted by the seller to the buyer is credited against the buyer's output taxes, who in return sells the taxable goods, properties, or services. Bakit siya tax credit method? Kasi yung input tax mo na, halimbawa bumili ka, meron niyang kasamang input tax, no? So, anong ginagawa mo pagka ikaw pa yung nasa stage mo pa na ikaw yung liable to pay tax? Yung input tax na binili mo dun sa purchases mo, eh, i-claim mo yan as a deduction dun sa VAT payable mo, no? And in return naman, yung bumili naman sa'yo, ganun din ang gagawin niya. Kung magkano niya ibebenta, compute siya ng output tax, magkano niya binili sa'yo, kukumpute din niya yung input tax na nandoon pa sa resibo nung binenta mo yung goods sa kanya. So, ibabawas din niya yun. So, kukakaw din nila yung babayaran niya na value-added tax. Number six, it does not cascade, no? Tax on tax. Hence, there is no tax pyramiding. Anong ibig sabihin ng cascading? Patong-patong, no? So, tax passed on by the previous seller, which is now a component of gross selling price, receipts of the seller, is again subjected to the tax. So, hindi yan nangyayari. Kasi sa bawat stage, sasabi ko na sa inyo kanina, bawat stage of the business transactions, yung value added lang, bawat stage, yun ang masasabi sa VAT. Why? Because inaallow bawat stage ng deduction dun sa binayaran niya previously dun sa purchases niya. Inaallow siya ng deductions. No? So, anong reason po na it does not cascade? Because the VAT allows a seller to credit his input tax, which is equivalent to the output tax of previous seller from his output tax, hence there is no tax on tax. Kaya hindi patong-patong yung tax, no? Because of the credit na input. Yung previous mong input, pwede mong i-deduct sa output tax payable mo. Number seven, it adopts the tax inclusive method. Ano po yung ibig sabihin ng tax inclusive methods? The price charged by VAT registered person shall be deemed to include the VAT charged, no? Although ngayon, para maging mas clear siya, binibill na siya separately. Pero kung sa total ka lang tumingin, ang total na yan, kasama na talaga ang VAT yan. Kasi kasama yan ang amount net of VAT at saka amount for VAT equals the total sales. Number eight, it follows the destination principle or the cross-border doctrine. Ano po ba yung cross-border doctrine natin? Cross-border doctrine natin is hindi po magbabayad ng VAT ang country or yung bansa, yung transaction na yan, hindi po subject sa VAT pagka ang goods or services dadalhin mo pa sa ibang bansa at doon mo i-consume. Kung saan yan galing, hindi siya pwedeng mag impose ng VAT. Why? Because VAT is a consumption tax. So kung saan na-consume yung goods, doon mo babayaran. So the destination principle or the cross-border doctrines tax only in the country where these are consumed. And in connection with the same principle, the cross-border doctrine mandates that no VAT shall be imposed to form part of the cost of the goods distant for consumption outside the territorial border of the taxing authority. So, pag pumupunta po kayo sa ibang bansa, namili kayo doon, take note na kung ano man yung pinamili nyo, pagdating sa airport, pinapadeclare sa inyo yon, and then binabalik nila yung VAT. Why? Because, ang ibig sabihin lang noon, na nandoon ka sa airport, sasakay ka ng eroplano, pupunta ka sa ibang bansa, yung dala-dala mong goods, doon mo i-consume. No? So, kaya binabalik nila sa inyo yung payment for the input tax.
So exports are zero rated because this shall be consumed outside the Philippines. Kaya nga, bakit zero rated ang export? Kasi hindi siya kukonsume dito sa Pilipinas. That's why hindi kinukolekta yung 12% na VAT. Kaya zero siya, no? While imports, yung papasok naman dito sa atin, subject to VAT. Why? Ano naman ang reason? The same reason na yung mga goods na yan, galing yan sa ibang bansa, pero dito ikukonsume sa Pilipinas. Dito sila kakainin, no? So, si kanino sinacharge yung VAT? Doon sa kakain, doon sa magkukonsume ng goods. So, in the case of services, the consumption takes place where the service is performed following the CITES of service principle. Dito po sa train law natin, may implementing regulations tayo dyan na i-discuss din natin sa inyo in some other episode natin. Meron na tayo doon na tinatawag na zero-rated sales of services, zero-rated sale of goods. Ito yung zero-rated kasi sa ibang bansa siya i-consume, no? I-export siya. Meron po tayong mga tinatawag na free port and economic zones. Dito sa Pilipinas, meron tayong more than 200 economic zones. Ano po itong mga economic zones na to? They are considered as separate customs territory. Pag sinabi mong separate customs territories, may ibang batas po dyan. Na parang ang mga goods na nandyan, parang nasa ibang bansa lang at hindi sila subject to customs duties and to VAT, no? So, sales by entities registered with these zones are either treated as sales outside the country, economic zone, kaya nga sabi ko sa inyo, wala siyang tax doon kasi consider siya na ibang bansa, no? So, if the purchaser is also a locator or if the goods are for export to a country other than the Philippines or domestic sales. Kasi ang free port zones, hindi mo i-impose yung tax natin, yung VAT, no? So, if considered as domestic sale, these sales are importations. Siyempre, pag importations na dito, i-consume. So, magiging subject na siya ngayon sa value-added tax. Or, kung imported siya, subject to customs duties. Anong ginagawa po ng customs? Hindi i-release yung goods mo kung hindi mo muna bayaran ang tax. At kasama na doon yung value-added tax. So, PESA-registered enterprises are VAT-exempt and no VAT can be passed on to them. PESA-registered enterprises which would necessarily be located with ecozones are VAT-exempt entities. Not because of Section 24 of Republic Act 7916, ito yung expanded VAT natin, as amended, which imposes the 5% preferential tax rate on gross income of PESA-registered enterprises in liable taxes, but because of Section 8 of the same statute which establishes the fiction that ecozones are foreign territory. So, pag sinabi mong foreign territory yan, pag nagbenta ka ng goods doon, parang nag-export ka. No? So, the cross-border doctrine naman, the actual export of goods and services from Philippines to foreign country is also free of VAT. Bakit? Kasi hindi mo i-consume yung VAT dito doon sa ibang bansa. Kaya zero-rated ka. Anong benefits mo? Pag zero-rated ka, meron kang input tax. No? Pwede mo i-claim ang input tax as against the exempt. Yung diniscuss natin sa isang video natin on VAT, on zero-rated sales. Yung VAT, naging zero siya kasi export natin. So, hindi natin i-consume dito sa Pilipinas. That's why ginawa siyang zero. But, since this is an activity, business activity that help our country, so, ang ginawa, instead na exempt yung export sale natin, ginawa zero rated because pwede pa siyang mag-claim ng input. Wala na siyang output, pero pwede pa mag-claim ng input. As contrast to the exempt sale na wala ng output, wala ring input. Section 108 of the NIRC, royalty payments made by company to technical support services rendered by an unresident foreign corporation are subject to VAT. Bakit po? Kasi yung mga support services, dito kinonsume sa Pilipinas yung kanilang services. So, anong sabi po natin? The place where the services or goods are consumed, doon babayaran ang VAT. So, very clear, no?
Revenue Regulation 16-2005, the VAT imposed on payments to non-resident is passed on, unwithheld and paid by the resident withholding agent. No? Kaya yung mga VAT payable ng mga resident alien, pag nagbayad, halimbawa, lessor sila, pag nagbayad yung lessee, dinededuct na niya yung 12% na value added tax, nire-remit na po sa BIR. No? Kasi they are constituted as withholding agent. So, halimbawa naman, PESA registered po yung withholding agent, no? Operating within an economic zone, it can neither be directly charged with VAT nor indirectly made to bear the VAT as added cost. Kasi, ano siya, di ba sabi natin, foreign territory. So, the royalty fees to non-resident foreign corporation shall be exempt from VAT. Ano yun? Kasi considered na yung services na na-render nila, hindi na-render dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, no? Sa economic zone sila. Considered foreign territory. So what are now the advantages of VAT? Bakit ba natin in-adapt? Di ba ang hirap ng VAT, ang daming technicalities, parang ang hirap i-compute, ang hirap i-report. So what are the advantages of value-added tax? Why is it that there are so many countries adopting VAT as their system of taxation, business taxation? No? VAT has a built-in advantage in being a self-policing feature and creating an available audit trail. Bakit may self-policing siya? Kasi kinag-create siya ng audit trail. Ibibigay po siya ng audit trail sa gobyerno natin. Bakit? Because of its mechanism na may an output-input siya. So, since ikaw gusto mong i-claim yung input mo para ang output mo ngayon, yung babayaran mo, hindi masyadong malaki, may deduct mo yung tax mo, value-added tax mo doon sa purchases mo. So, dapat meron ka ngayong resibo para maklaim mo. Why? Kasi pag wala kang resibo from another VAT registered taxpayer, di po pwedeng mag-claim kayo po ng input tax, no? Resibo po ang kailangan. So, since kailan yung resibo and you are a VAT taxpayer and then you maintain, you issue receipts, nangihingi ka ng resibo, nag-i-issue ka rin ng resibo. So, magkaroon ngayon ng audit trail ang gobyerno na titingnan niya ang compliance nitong bawat isa kasi hindi ka makapag-claim ng input tax mo kung wala kang resibo. So, definitely you have to keep your receipts. Yun namang bibili sa'yo, i-keep din niya kasi yung binayad niya sa'yo, i-claim din niya yun ng input tax. That's why very, very strict po ang BIR when it comes to invoicing requirement of a value-added taxpayers. Why? Because every receipt issued by a VAT-registered taxpayer carries with it advance payment of taxes. And what is that advance payment of taxes? Yun po yung input tax na kiniklaim ng kung sino man yung bibili sa ating supplier, which is the one who issued the receipt, no? So yun po yung pinakamaganda sa VAT, no? Nagbibigay siya ng audit trail. Number two, VAT covers more transactions in a wider tax base, no? Nung in-adopt yung system of taxation nung 1988 under Executive Order 273, only a few kind of industries were subjected to value added tax. But inunti-unti lang yon. Kasi nung dumating na naman yung 1995, Republic Act 7716, nung 2005, Republic Act 9337, may mga industries naman po doon ang mga bago that were subjected to value-added tax. At meron din silang in-exempt sa value-added tax na sinabject na. So, dinadagdagan. Why? Kaya nga sabi dito, covers more transaction in a wider base kasi ang plano po naman talaga, lahat ng transaction is subject to value-added tax. What makes sales tax more equitable? Bakit more equitable siya? Kasi on the stages of business transactions, only the value-added, only yung tubo, only yung markup is subjected to VAT. Considering na yung binili mo, may input tax yun. So, benefited ka doon, ang dinagdag mo lang na value-added, yun na lang yung tax na babayaran mo. But as we have discussed kanina, yung ating ibabayad doon sa VAT
pinapasa lang natin yan sa consumer natin, sa customer natin, pag bumili sila sa atin ng goods or services. Kaya in short, we're just collecting the tax, but the taxpayer is not really paying the tax. They're just collecting it. What is a neutral in is neutral in making business decisions? Bakit siya neutral in making business decisions? No? So the cost in a business is ultimately neutral because it is business receives more output from sales than it pays in input tax on purchases. So the excess output will be paid to the VAR. Bakit? Kasi kung ang business daw nag-receive siya na marami siyang output from sales, then it pays in input tax on purchases, no? So, kung marami kang purchases, then marami kang input, liliit yung value added tax mo na babayaran. If more input tax has been paid than output tax charged, a refund may be made for the difference. What it does mean is that a taxpayer can reclaim some of all of the VAT if paid on goods or services if used for the business, no? So, value added tax, the value added tax is an indirect tax, no? So, the amount of tax may be shifted or passed onto the buyer, transfer or lessee of the goods, properties or services. Kaya nga tawag sa kanya indirect tax eh. Bakit? Kasi yung seller mismo na dapat siya yung magbabayad, hindi siya magbabayad, bakit pinapasa lang niya, no? Ito yung nagkakagulo noong Republic Act 7716. Bakit? Kasi ang sabi dito ng 7716, that will apply to existing contracts of sale or lease of goods. So halimbawa, yung previous na kontrata ninyo sa rental halimbawa, wala pang VAT kasi wala pang VAT noon. Pagdating ng VAT, kahit yung tapos na kontrata, mag-a-add-on pa rin ng VAT doon kasi kukuliktahin, magiging subject na sa VAT. E kung yung kontrata nyo 10 years, then kukuliktahin pa ulit yung 10 years na VAT due on the contract. No? So, kaya ang dami pong nagreklamo dito. Kasi tapos na yung mga kontrata nila, here comes now the VAT, sisingil pa sila ulit ng value added tax. At the time, noong 7716, 1990s pa to, 10% pa lang ang VAT. Nagiging 12% ito under Republic Act 1937 noong 2005, no? So, maraming nagreklamo under Republic Act 7716. Huh? Value added tax is a percentage tax imposed on every stage of the distribution process in the sale, barter, or exchange and any other transaction. So, pati na yung list of goods, ito yung mga rental, no? Subject din to sa VAT. Bakit? Kasi yung lease or yung rental, considered services yan. Pero in that case, anong klaseng services yan? Passive kind of service. Kasi property lang ang nagsiserve. Yung may-ari talaga, wala nang ginagawa. No? Sino ang kumikita dyan? Property. No? Yun ang ginagamit para kumita yung may-ari. Okay. A tax on spending or consumption levied on certain transactions involving a wide range of goods, properties, and services. Such tax being payable by the seller, transferor, lessor, or importer. Dun pala sa yung mga wide range of goods, properties, and services, yung mga restaurant, dati sa Executive 273, hindi pa yun sila subject. Nung nag-expand na yung VAT, sinubject na sila. Pero, meron tayo ngayon na tinatawag na Chiesa or yung tourist economic zone natin na itong mga resort, nag-cater sila sa mga turista natin, subject sila sa zero rated sale or 0% VAT. Hindi sila magbabayad ng output tax na 12%, pero pwede silang mag-claim ng input tax. Bakit? Ano po yung rationale? Kasi nagki-cater po sila sa tourism industry. And isa sa mga industry na pinopromote po ng BAR is the tourism industry. No? Kasi nakakatulong din po sa ating ekonomiya. Kaya yung mga nandyan sa tourism industry natin, ginawa po silang zero rated instead na vatable sila, subject to VAT sila of 12%.
Tax imposed on value added to goods or services, no? They are so called because it is imposed on the value not previously subject to VAT. Kaya nga tinatawag na value added. Kasi kung magkukommute ka ng VAT, yung actual talaga, 12% doon lang sa value added yung babayaran mo. No? Transaction entered into the course of trade or business, no? Sale or transaction suit to be taxed must be entered into by such person. It is characterized by being entered into in the course of trade or business, no? Regularly conducted and undertaken in the pursuit of commercial or economic activities. So, ibig sabihin lang dito, regular ka na nagbebenta or nagbe-business. Kaya nga tinatawag ito na business tax. Kaya regular. Kasi kung hindi ka naman nagninegosyo, then you're not liable to value-added tax. No? Kung hindi ka nagbe-business. Ibig sabihin, hindi mo regular na ginagawa. Hindi ka magiging subject to value-added tax. Transaction incidental to pursuit of commercial or economic activity. No? So, in the course of trade or business or transaction incidental to the regular conduct or pursuit of commercial or economic activity, of course, batable sila. Kasi incidental yan to your commercial or economic activity. Okay, so VAT is an indirect tax. So, shifted siya to the purchaser, transferers, or to the customers. And then, kung exempted yung bumili, hindi niya pwedeng ma-invoke yon para hindi ipass on sa kanya yung VAT. So, VAT registered purchaser, the tax burden passed on does not constitute cost but input tax. Kung ikaw ay VAT registered taxpayer, bumili ka sa another VAT taxpayer, hindi cost ang tawag doon sa binili mo kung hindi input tax, no? Kasi pwede kang mag-claim ng input tax doon. Pero kung bumili ka, ang bumili is a non-VAT registered taxpayer, ganun din ang bumili. Wala silang pag-uusapan na VAT kung hindi. Lahat ng bayad doon sa goods or services, cost po yun sa bumili. No? Sa nagbenta, of course, sales niya yun, subject to 12% VAT less the input allowable on that sale. The VAT system is only the case of non-VAT purchases. The VAT forms part of the cost of the purchases pag ikaw ay non-VAT. No? Huwag mo nang isipid ang VAT. Bakit? Kasi hindi ka naman entitled sa input. So, kung magkano yung binili mo, i-expense mo talaga yan as cost. No? VAT system uses the destination principle. Ano itong destination principle? Ito yung kung saan i-consume ang VAT, doon po siya babayaran. So, kung dadalhin siya sa ibang bansa, i-refund natin yung VAT on that goods kasi hindi siya i-consume sa Pilipinas, so dapat hindi magbabayad dito ng value-added tax. Okay. So, basic principles governing VAT. VAT is ultimately a tax on consumption. Kaya nga sabi noon ni Commissioner Romualo, if you don't want to pay VAT, then do not consume. So, even though it is assessed on many levels of transaction on the basis of a fixed percentage, no? So, the end user talaga ng consumer goods or services, sila talaga yung may liability to pay the tax. So, sila talaga yung papasan ng value-added tax, no? Pero, kung ikaw ay nagtitinda, binili mo yung goods, hindi ikaw ang consumer, hindi mo papasanin yun. Why? Kasi ipasa mo lang yan sa yung customer, no? So, yung final talaga na purchase, tapos i-consume na niya, hindi na niya ibibenta ulit, so siya talaga ang liable to pay the VAT. Okay, so the VAT system assures fiscal adequacy through the collection of taxes on every level of consumption. So, bakit fiscal adequacy? Kasi mapapabilis o mapapadali yung pagkolekta natin ng taxes kasi bawat stage of business transactions, no? From the manufacturers to the wholesalers to the reseller, no? So it enables them to pass on their respective VAT liabilities to the next link
of the chain until finally the end consumer shoulders the entire tax liability. So paano po pinapasoon yung tax? Magmula sa manufacturer, yung next niya na bibigyan ng manufactured goods niya is the distributor. So doon niya ipapasa yung VAT. Ito naman si distributor, yung next na katransaksyon niya is the reseller. Doon na naman niya ipasa yung VAT. Ito na naman si reseller, since wala na siyang papasaan kung hindi yung consumer na bumili at i-consume na. So doon din naman niya ipapasa yung tax. No? Ito sa consumer, since kinain na niya, kinonsume na niya yung goods, wala na siyang papasahan. So whatever VAT na nandoon sa goods na yan, kasama na yun as cost. So, unlike percentage taxes, VAT cannot be fixed, determined, computed, or ascertained. Kaya bakit ang value-added tax natin, the payment of VAT is not an allowable expense in our income tax return. Bakit? Because of the contra-account of the value-added tax. Anong ibig sabihin ng contra-account? Ang output tax may less input tax. At hindi siya ma-determine. At the time pa lang ng transactions, hindi mo ma-determine. Because ongoing siya eh. The more ka na nagbebenta, nandoon yung VAT. So, ang cut-off period mo lang every time na magpa-file ka ng VAT returns. No? So, it's hard to fix, no? Or determine. No? And hindi mo siya ma-ascertain at the time of the money payment. So, hindi rin siya nagiging subject to withholding tax at source and the remittance provisions kasi mahirap po siya i-compute. No? So, under Executive Order 273, ito yung pinakauna po na value-added tax law in the Philippines. Ang sabi dito, kasi na TRO ito noon, no, si Senator Tolentino yung nag-file sa court. No? Anong sabi ng batas? Constitutional po ang value-added tax. And it is uniform and equitable. So, yun po yun na verdict na ng court. Kaya, valid ang value-added tax law natin dito sa Pilipinas. Okay. So, the VAT system, this is a method of imposing ad valorem tax on value-added. No? So, sa VAT system natin, imposing ad valorem tax on value-added. No? Kasi sa computation natin o sa pag-buy natin ng tax, doon lang naman tayo talaga sa value-added. Why? Because nakiklaim natin yung input sa purchases, no? So, the whole of the sales value of consumer goods, properties, is taxed by installment as the good pass along the production and distribution chain. Diba yung stages ng business transaction natin hanggang sa makarating siya doon sa consumer, no? So, kanya-kanya sila ng bayad nung tax na magiging compute nila on the value added on their transactions. Pero pagdating na doon sa consumer na, since wala na siyang papasahan, then cost na niya lahat yung value added tax. Okay? So, multi-stage and multi-point sales tax, no? As it is collected at each stage or point in the production and distribution process. So, isang produkto lang siya. Since nag-undergo siya ng ilang stages ng distribution. So, bawat the distribution, bawat stage, doon mayroon kang computation ng VAT. The tax is levied at all stages. The total value is subject to tax once and once only. Wala nga siyang cascading effect. Yun yung diniscuss natin kanina. No? Kasi tax lang siya sa value added lang. No? At ang based on the study, the value-added tax is more equitable than the sales tax. Ano yung former sales tax natin na pinalitan po ng value-added tax? The 1.5% subsequent sales tax. No? So, types of VAT. The VAT is applied only to the value added by the seller. No? Kasi kung magkano lang yung inad ng seller, yun lang yung babayaran niya ng tax. Considering na meron siyang credit na input. No? Collected by the tax credit method, the business pays the output tax on its taxable sales during the preceding quarter, but less credit for the VAT paid by it on its purchases from VAT registered person.
So, ilang ways tayo na mag-compute ng VAT, no? By subtraction, by credit, or by addition. Paano po yun? So, under the gross product type, only the input tax on purchase of raw material goods for sale or for conversion to finished goods for sale is allowed as tax credit in determining tax liability. So, pagka gross product type lang yung pwede mong i-claim na input. But under the consumption type, lahat po ng input taxes mo sa lahat ng business purchases mo, including supplies, capital goods, or equipment and services can be credited. No? Pero titingnan natin, baka ma-assess tayo dyan, no? Kasi parang walang limit yung sources natin ng input tax. So, under the income tax type naman, anong ginagawa dito? The input tax on capital goods allowed as tax credit, pero ina-amortize siya over the depreciable life of said goods. So, ano yung inadapt ng Pilipinas? The consumption type and the income type. Ano yung income type natin na inadapt dito? Ito yung pag may purchase tayo ng capital goods exceeding 1 million, we amortize that by 60 months, ibig sabihin 5 years. Pero inamend po yan ng train law, na anong sinabi ng train law, i-amortize mo siya at the depreciable life of the asset, hindi 5 years. Bakit? Kasi pag in-amortize mo siya ng 5 years, fully depreciated na siya, nag-amortize ka pa ng input tax. So anong sabi ng train law? Kung ilang years lang yung assets mo i-depreciate, kung 3 years lang yan, so yung 1 million na purchase ng capital goods, amortize mo lang siya ng 3 years or 36 months, hindi 60 months or 5 years. So the tax code adapted the consumption type as the and the income type in computing and collecting VAT. Ano naman tong consumption type? Ito yung lahat ng binili natin na may VAT, pwede nating i-claim except doon sa income type natin na purchase of capital goods na dapat 60 months natin i-claim, no? I-amortize natin sa 60 months na binabaan naman ng train law na sabi naman niya depreciable life of the assets, hindi 60 months. VAT system, which is invoice based in basically a consumption type VAT and follows the destination principle or cross-border doctrine. So, hindi babayaran ang VAT pag hindi na-consume or kinonsume dito sa Pilipinas ang goods, no? Kung saan makonsume yung goods, doon babayaran ang VAT. Unlike the income, ang income natin, babayaran yan doon sa bansa kung nasaan yung recipient ng income, yung owner ng income. Ito namang VAT, babayaran ang VAT kung saan siya kinonsume, saan siya kinain, saan siya ginamit, saan siya nirender ng services, doon po babayaran ang VAT. So, magkaiba po sila. Number of rates. Ilan yung rates ng VAT natin? 0 at 12%. Ano po yung 0? Ito yung mga 0 rated transactions natin. Example, export sales. Ano naman itong 12%? Formerly, 10% yan. Executive Order 273, the original 10%. Tapos yung 7716 nung 1995, 10% pa. Nung Republic Act 1937 ng 2005, nagiging 12% na yung VAT. No? So, wala na yung 10%. Okay. So, ito yung pinalitan niya ang subsequent sales tax natin noon na 1.5%. Okay? Zero-rated sales are considered taxable sales but the rate is zero. Bakit zero? Kasi walang output tax, pero pwedeng mag-claim ng input tax. So, what are the advantages of VAT? It makes the sales tax system more equitable. Bakit? Kasi it imposed only on the value added by the seller. So, kung magkano lang yung minarkup ng seller, yun lang yung mabayaran niya, no? VAT. Kasi meron siyang credit na input tax on purchases. It is generally applicable to all persons and transactions, thereby establishing a wider tax base and spreading the burden of paying the tax. Anong purpose po talaga ng VAT? Spread ang pagbabayad ng tax. Lahat ng consumer magbabayad ng tax. Paano?
Doon sa kinukonsume niya na goods and services, kasama ang tax doon. So lahat ng consumer nagbabayad ng tax. So it's a way of apportioning the burden to support the government sa lahat ng consumer. So lahat na nagko-consume, may kasamang tax. So lahat ng consumers nagsusupport sa government. No? It is imposed at a uniform rate, thereby equalizing the tax burden. No? And then it has a built-in self-policing feature which ensure proper collection of the tax. Kaya ito yung mga sinasabi natin na advantages ng value-added tax. That's why there are so many countries in the world that adopts the value-added tax system of taxation because of its audit trail. Why audit trail? Because before you can claim the input tax or the credit in your VAT payable or your output tax, you are required to have a receipt. Kasi kung walang resibo, hindi ka pwedeng mag-claim. So, since gusto mo mag-claim para mapagaan, mabawasan yung babayaran mo na output, so you will be required to maintain a receipt. So, lahat ng stages may resibo. So, madali lang i-evaluate or mamonitor ng gobyerno kung nagbabayad tayo ng tama sa ating mga taxes. At ano po yung effect noon? It will minimize tax evasion. Okay? So, this is all for our discussion today on the general principle of value-added tax. And please stay tuned to another episode of our tax training. And in tax training, we aim to make you updated in your tax information. No? So, the purpose of tax training is for you to have a better tax compliance. So, doon sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe to our channel. Thank you.